Balik tayo dito sa Kabaong. Ito yung pinakasian ng cemetery. Ayun yung mga nicho. Ito lang yung pinyahan. Hello at magandang araw mga masters. This is Master Gina, Gina G sa mga sementeryo. Ang nasa likod ko ay isang abandonadong CR. Abandonadong CR. Pasensya na ka sa boses ko, talagang ako yung misi punta. Pinilit ko lang din mag-vlog kasi alam mo naman, kaysa sa nakatunga nga tayo sa bahay maghapon eh, ikutin natin at explore ang isang sementeryo o tinatawag na Public Cemetery ng Tagaytay or Tagaytay City Public Cemetery. Ano bang meron dito? Ikutin natin. At kakadating ko lang ngayon, it's December 29, 2022. Nag-isip pa. At gusto ko lang pong pasalamatan at i-shout out ang lahat po ng ating mga masters dyan po sa screen. Bukod pa itong babasahin ko, hindi ko na masyadong isa-isa pa. Si Edgardo Caparas, si Ekat Melda, si Main Weba, yan, shoutout po sa inyo. Si Mamot G, si Ani Sapiera, si Gina Guerrero at si Jonard Barrera. Sama na natin si Muriel Kilaton at si Richie Haban. O, sa mga gusto magpa-shoutout, PM lang ating FB page at mag-comment lang kayo ng inyong name at saka location para maganda naman yung ating pagkaka-shoutout. Shoutout sa iyo, Emily Bing. Narinig yung kanta ni Carol Banawa. So shoutout pala yan kaila Jim at saka kay Kate at saka kay Jillmore. Oo. From UK. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, pag-subscribe sa atin. Teka, may patay. Wait lang. May ililibing. Mamaya guys. See you later. Wait. So habang tinatapos natin yung libing, ay tignan nyo muna to. Medyo madilim, creepy sa part na ito. At tignan nyo, ito lang yung mga nicho, ito yung pinyahan. Comment below, kakain ka ba ng pinya na malapit sa sementeryo? Ayan lang oh, pakita ko sa inyo, bababa tayo. Sana hindi tayo matrespassing. Ayan, ayan yung mga nicho. Ayan ha, ayan yung mga nicho. Ito lang yung pinyahan. Try natin humingi. At gusto ko matikman ng pinya malapit sa cemetery. Charot. Oh my gosh. Tao po. Tao. Oh my gosh. May tao dito? Ayan, tignan nyo. Ayan, fresh na fresh yung mga pinya. Ang lalaki. Baka pwede tayong humingi. Humingi, ang dami oh. Tapos ito lang yung cemetery guys. Huwag yun, malayo din naman yan. Pero nakakaano lang, nakakatuwa lang. Sarap ang video. Ipaprank lang natin. Try lang natin mga humingi. Tao po! Anong tao? Tao po! Wala pong tao dito? Walang tao? Ang sumasagot eh. Trespassing na tayo, bakla. Ayan, ang daming pinya oh. Hile-hilera. Ang ganda pa naman ng ano, pinya. Fresh na fresh. Ang gandun. Pwede bang manghingi ng pinya? Nang hingi? Hello po. Ayo aso! Oh my gosh! Bakit wala na pong bunga yung iba dyan, Nay? Nagba-vlog po ako, vlogger.
Oo. Ako yung nagbablog sa mga sementeryo. Napapanood nyo ba? Hindi. Ba't wala na pong bunga yung ano, yung mga nandun? Napitas na po. Ah, napitas na. Okay. Magkano kinikita nyo per day dyan sa ano? Nanay? Magkano pong... O per month pong bayad sa inyo? Yan, inya? Oo. Bukas daw ang pitas. Eh, sayang. Anong oras? Gerson. Iba-vlog ko sa ano eh. Kaya umaga bukas. Daw po. Ha? Umaga daw po ata. Magang pitas. Ito yung sementeryo, di ba? Tapos ito lang yung pinyahan. Okay lang yan. Matamis ba ang pinya dito? Gusto ko kasing matikman. Bibili sana kahit isa eh. Ang laki ng lupa. Ano? Sino nagmamayari po niyan? Ang bala ko guys, bumili ng kahit mga dalawa. Tapos kakainin natin dyan sa sementeryo. Eh, wala rin nagbabantay. So, balik na tayo sa sementeryo. I-vlog na natin yung sementeryo. Kasi yun naman talaga yung ating ano... Vlog. Meron ditong bata na pinanganak nitong November 20, 2015 at namatay siya nitong May 7, 2017. So ito siya, blurred na lang natin. Huwag natin pakita masyado. May hawak pa siyang yung mga ano ng Pokemon. Tapos ito yung baby, blurred na lang. Eh huwag na natin ipakita yung kanyang face. RIP sa iyo baby, nabuhay lang siya ng 2 years. Wala pa akong masyadong ano, narinig na kwento rito sa sementeryo ng Tagaytay, pero nakakita tayo dito ng yan. Babalikan natin yan mamaya. Kabaong fresh na fresh pa. At try natin i-unbox. Charing. Eh, nang hirap eh no. Tinatambak lang ang mga kabaong. Bago pa, oh, may plastic pa, oh. Tingnan mo. May plastic pa siya. So, parang inilipat na yung nagmamayari. Alam ko kung ano. Stretchahin natin to. Anong meron ditong pwedeng i-vlog. Pero wala akong idea. First time ko po dito. Shoutout kung taga dito ka. Paki-like and share na po ang video ito. Huwag mong kalimutang mag-comment and mag-suggest ng mga kakaibang video na pwede natin puntahan ang lugar. Kasi ito, bulaklak na ito. Yan daw yung talampunay. Pag pinatuyo mo yung dahon niya, nakakabaliw daw. Pag ginawa mong yosi. Ewan ko lang ah. Yung tawag nilang talampunay. Alam mo guys, natutuwa ako dito sa halaman na ito. Ito oh. Di ba ito yung ginagamit sa mga pag-graduation, pagkasal? Dito pang karaniwan lang, parang damo lang dito to, oh. Ewan kung anong tawag dito sa halaman na to, comment below. Sabi ng teacher ko dati nung high school. First year high school ako. Ito rin tinatawag na asparagus. Asparagus daw. Eh di ba ang asparagus yung kinakain? Di ba? Ito kasi parang ano to eh, pang ano to eh. Para sa ano, sa graduation, ganun, birthday, or ano. Ilalagay ditong ganyan, no. Gaganyan. Tapos talaga ng bulaklak dito, keme-keme. Ito naman, tatlong magkakapatong. Comment below. Ano yung nai-imagine nyo kapag namatay na ang isang tao? Katulad natin, tayo, di ba, buhay tayo ngayon. Tapos, if yung bigla ang pagkamatay, di ba mayroong gano'n na bigla ang namamatay? Ano, comment below kung nai-imagine nyo yung pwede nyong maramdaman o maisip pag tayo ay biglang namatay. Sa tingin mo, may malay ka ba noon? Or alam mo ba yung nangyayari? Parang, alam mo kasi pag namatay, hinahambing po yun sa Bible na parang natulog. Oo, mga natulog. Ibig sabihin nun, parang comparison. Kasi may ikikwento ko sa inyo saglit. Ako lang naman mag-isa palagi. Kaya po akong kasama today. Meron akong friend from Nueva Ecija. Nagkwento siya sa akin ang karanasan niya. Nung siya ay nakoma. Oo. Ngayon, nung time na nakoma siya,
ay 11 days. 11 days siyang na-coma, comatose. At nung time na nagising siya, uhaw na uhaw siya. Hindi ko alam, hindi niya na naikwento kung paano raw siya umihi, dumumi sa loob ng, kasi nasa ospital siya, na aksidente siya sa motor. And then pagdating doon sa ospital, day na, pagising niya 11 days. Nung time na ano, ang sakit daw ng mata niya. Tapos uhaw na uhaw siya kasi na nasisilaw siguro or ano. Pagdating doon, inano niya na sinabihan siya na akala namin hindi ka na magigising, 11 days ka nang 11 days ka nang hindi nagigising. Nagpasalamat daw sila sa Panginoon kasi nabuhay pa siya at nagising sa mula sa pagkakakoma. Alam mo nangyari mga masters? Hindi raw niya alam na 11 days. Parang natulog ka lang. Bawa natulog ka lang ng 30 minutes o ano, or 1 hour. O kaya kinabukasan natulog ka. Parang ganun lang daw yung pakiramdam. So imagine mo, pag namatay siguro at kunyari, or let's say pag na dumating na yung time ng resurrection, naniniwala kasi ako sa resurrection. Isa na dyan sa example si Christ, di ba, nabuhay siya mag-uli sa mga patay. Kumbaga siya yung naging example natin na baka pwedeng, or mangyayari din sa atin yun. Kung biblically pag-uusapan, mabubuhay po talaga ang mga patay, mga kamaster. Maniwala man tayo o hindi, may kanya-kanya tayong faith, pero ako, mas naniniwala ako sa sinasabi ng Bible na ang mga patay mabubuhay talaga. At ito pa, yung haba ng oras, hindi niya naramdaman yung 11 days na ganun. Pero, nagising siya. Siguro, baka tayo, conclusion ko lang, siguro kung tayo mamamatay, hindi natin masyadong marirealize yung ganun kainip. Kasi iba yung katawang eternal, iba yung katawang natin na nabubuhay dito sa mundo. So, baka ganun nga ang mangyayari na pag namatay tayo, tapos bigla tayo nabuhay, kailangan daw kasi pag nabuhay ka, alam mo kung sino ka eh. Alam mong ikaw yun eh. Ganun. Malalaman mo lahat ng mga ginawa mong kasalanan at saka lahat ng ginawa mong kabutihan. Tapos, parang yung haba ng panahon, akala mo napakatagal. Magugulat ka, no? Pagpalagay mo 1,000 years kang tulog, 1,000 years ka ng patay, magigising ka parang kahit, parang natulog ka lang, gano'n. Excuse. Pasukan na po sa part na ito. May nakita tayo dito, pinanganak siya nung December 22, 1975, at namatay nitong November 12, 2001. Isa po siyang ina. Oo. Hindi ko alam kung ano yung reason ng kanyang pagkamatay. 46 years old. Tapos blurred na lang natin yung kanyang wag natin pakita yung kanyang mukha. So yan, ina pa lang siya. Balik tayo dito sa kabaong. Hindi na pala natin ma-unbox kasi tignan yung ibabaw. Ito na yung pinaka ano niya, naka-unbox na. Ay, ito yan eh. Oo nga, wala na nga dito. Wala na nga siyang laman, guys. Iba po yung ano. Pwede rin tayo makakuha ng mga sakit sa ganyan. Oo, pwede naman talaga guys. Kaya lang, ingat-ingat din tayo. At syempre, pag nauuhaw, mag-scramble ka. May business yung patay. Charot. Ano ba ito? Baka naman may ahas na dito. Ito yung pinaka-CR ng sementeryo. Diba? Pandalaki. Madubi na. Natin yung sa girl. Ano sabi ko? Ay! Na-discover ako. Ay. Nakitabi po. May panty. Wow. Sana all. Iniwan lang ang panty. Ano girl? Sold ba girl? Sold? Iniwan yung panty doon, bakla. So, yan, tignan nyo. Tayo yung magmotor na. At
Mahaba din pala tong sementeryo ng Tagaytay, mga masters. Ano itong nabagsak na ito? Ang lalaki ng mga puno. So, sobrang lawak. Ay, ang ganda ng girl. Meron ako nakita ng babae maganda. Oh. Kakamatay lang nitong August 2022. Lalaki ng mga puno dito. So, ito na yung dead end. Dead end na ito.